Jesucristo ang tumulo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Paapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasig ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabubuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susunugin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama at ihahagi sa maningas na pugon. Dooy, mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Father. Mga kapatid, paniniwala natin bilang mga nilikha ng Diyos na meron tayong Diyos na mabuti. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay Diyos na puno ng kabutihan. At kasama sa ating paniniwala na ang lahat ng nagmula sa Diyos ay mabuti. Ibig sabihin, kung ganoon yung ating paniniwala at tayong lahat ay nagmula sa Diyos, sinasabi natin na ang bawat isa sa atin ay mabuti. Kaya pwede bang sabihin mo sa sarili mo, mabuti ako? Parang ayaw nung iba. No? Mabuti ako. Sige nga po. No? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ka. Oo, parang iba, parang diring-diri. Ano? Ayaw na ayaw. Parang nagdadalawang isip. Ano? Pero kung ang bawat isa sa atin ay nilikha ng mabuting Diyos, nangangahulugan ang bawat isa sa atin ay mabuti at may taglay na kabutihan. Sa ating ebanghelyong napakinggan, binabanggit ng ating Panginoong Jesus ang talinghaga patungkol sa trigo at masasamang damo. At sinasabi sa ating ebanghelyong napakinggan na yung masamang damo tumubo. Bakit? Dahil merong nagtanim. At sino ang nagtanim? Ang Diablo. Sabi sa ating ebanghelyo. Nangangahulugan at ipinapaalala sa atin sa araw na ito na sa kabila ng ating kabutihan, taglay na merong kasamaan. Pero ang kasamaan
hindi nagmumula sa atin. Dahil lahat ng ipinunla sa atin ng Diyos, mabuti at maganda. Tama po ba? Kung lahat ng ipinunla ng Diyos, mabuti at maganda, bakit merong kasamaan? Bakit tayo nagkakasala? Dahil madalas sa buhay natin, kahit taglay natin ang kabutihan, maraming pagkakataon ang pinipili pa din natin hindi ang mabuti, kundi ang masama. Hindi ho ba natin napagtatanto yun? Bilang mga tao, alam naman natin ang mabuti. Alam naman natin ang kagustuhan ng Diyos. Alam naman natin ang kalugod-lugod para sa Diyos. Pero bakit may kasamaan? Dahil marami sa atin, pinipili pa rin ang masama. Kaya nga, sinasabi sa atin sa ating talinghagang napakinggan, balikan natin kung saan tayo nagmula. Balikan natin kung saan tayo nakaugat. At kung nakaugat tayo sa Diyos, nakaugat tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno, dapat sa bawat paggawa natin ng desisyon, nakakagulat, may pusa. Ano? Oh? Nagulat ako. Sa bawat paggawa natin ng desisyon, no? Sa bawat paggawa natin ng mga gusto natin sa ating buhay, nawa ho, tandaan natin ang bawat isa sa atin nakaugat sa mahal na pong Jesus Nazareno. At kung yun ay maaalala natin mga kapatid, sa bawat oras, minuto ng ating buhay, maalala natin na dapat kabutihan ang ating ginagawa. Kabutihan ang ating pag-uugali. Kabutihan ang ating pagkilos. Mga kapatid, mabuti ka dahil nilikha ka ng Diyos. Mabuti ang bawat isa sa atin dahil nagmula tayo sa Diyos. Nawa, panatilihin natin ng ating mga puso, ang ating buhay ay laging nakaugat sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.